Rufa Gutierrez, wish raw makahanap ng lalaking may love letter araw-araw. Welcome back to our channel mga ka-Celebrity TV. Narito na ang ating celebrity update. Isa si Rufa Gutierrez sa talagang nag-stand out sa face-to-face grand media conference ng pelikulang Made in Malacanang na ginanap sa Manila Hotel last Sunday. Bukod kasi sa siya ang pinakamatangkad, talagang kopyang-kopya niya ang karakter na kanyang ginagampanan na si former First Lady Imelda Marcos mula sa looks sa eleganteng gown gawa ni Rahul Laurel, hair and makeup hanggang sa kilos at pananalita. All throughout the press con ay never siya talagang bumitiw sa kanyang karakter. Noon pa ay sinasabi ni Rufa na talagang idol na idol niya si Madam Imelda and she was able to meet her way back. Matatanda ang ipinost pa niya sa kanyang Instagram page ang old pictures nila ng former First Lady na magkasama. At habang ginagampanan ni Rufa ang karakter ni Madam Imelda sa Made in Malacanang, ay may nadiskubre rin daw siya sa mister nito, the former president na si Ferdinand Marcos Sr. Ani Rufa, "My discovery is not about my character because I really know that Madam Imelda Marcos has a beautiful heart. Very sincere, mapagmahal, mahal niya yung pamilya niya, mahal niya ang bayan. But my discovery, surprisingly, was with Ferdinand Marcos Sr. He's not only a strong man who's a genius, but he's very romantic as well." Ayon sa aktres ay nakita raw niya ang mga love letters ni McCoy kay Imelda at humanga siya sa yumaong dating presidente sa pagmamahal nito sa asawa. "Nakita ko po yun mismo sa mga sulat ni Ferdinand Marcos kay Madam Imelda and sabi ko sa sarili ko, napaka-romantiko pala tong taong to. Araw-araw siyang sumusulat kay Madam and araw-araw siyang nagpapadala ng mga bulaklak. And minahal niya talaga," kwento ni Rufa. Mugot naman si Rufa na sana raw ay mayroon pang ganitong lalaki ngayon. "Yan ang kulang sa mga lalaki ngayon. Sana merong mga lalaki ngayon na sumusulat pa ng sulat kamay sa babae." Aniya at pati si Senator Amy Marcos na naroroon din sa MediaCon ay natawa. Dagdag pa ng actress, chat-chat na lang daw kasi ngayon ang mga boys natin. "Sana yung mga lalaki katulad nung araw," she added. Say naman ni Senator Amy, bagamat cheesy ang kanyang ama ay nakakamiss din dahil hindi na raw uso ito ngayon. Samantala, sobrang honored and thankful si Rufa na sa kanya ibinigay ang role. Aniya, siguro raw ay dahil sa manifestation, kaya napunta ito sa kanya. "Prior to this role being offered to me, nagmamanifest na ako. Matagal na akong nanonood ng mga documentaries, mga interview ng pamilya Marcos, ni Madam Imelda Marcos. As a matter of fact, 2 days before Direk Daryl Yap offered the role, I was already going through my own photo albums. At nakikita ko doon yung mga pictures ni Madam Imelda Marcos. My wedding with Madam Imelda Marcos, she was also there. And then I got the call. So sabi ko, wow. And I never heard from Direk. Like 3 weeks. Hindi na niya ako tinawagan. Ay, sa iba na to napunta." As you all know, playing the role of Imelda Romualdez Marcos is a very coveted role at marami talagang gustong gumanap. Kaya I'm very thankful na napunta sa akin ito. And I really hope that I'm able to give justice to our First Lady forever, Madam Imelda. Mahabang pagkukwento ng aktres. Sa naturang MediaCon ay ipinakita rin for the first time ang trailer ng Made in Malacanang
At puring-puri naman talaga ito ng lahat. Trailer pa lang ay nakaka-goosebump na, kaya naman excited na ang lahat na mapanood ito sa sinehan this coming August 3. Hindi lang ito sa Pilipinas mapapanood kundi maging sa iba't ibang bansa. Ang kwento ng Made in Malacañang ay tungkol sa last 3 days ng Marcoses sa Malacañang Palace during the People Power Revolution in 1986. Ayon kay Direk Daryl at kay Senator Amy, pawang buong katotohanan lamang ang kanilang ipapakita sa pelikula at wala silang binago sa kasaysayan. Kasama rin sa movie sina Cesar Montano, Diego Loizaga, Christine Reyes, Ella Cruz, Carla Estrada, Beverly Salviejo, Elizabeth Oropesa, Kiko Estrada at marami pang iba. Samantala, kabi-kabila naman ang tagko-congratulate kay Rufa at sa buong cast ng movie. Komento pa ng ilan. OMG, nakakakilabot. Waiting mapanood talaga ito. Pang MMFF, komento pa ng isang netizen. Komento pa ng isa. Congrats Miss Rufa at sa buong cast. Blockbuster yan, promise. Komento pa ng isa. I never doubt your talent as an actress. You're always been my favorite since. Superb. Dagdag komento ni Jax. Galing niyo po talaga lahat, Miss Rufa. Trailer pa lang, OMG. Is our celebrity update mga ka-Celebrity TV. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa aming latest celebrity updates.